Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dalawa lang halos ang mundo ng isang bata, ang tahanan at ang eskwelahan. Sa dalawang lugar na ito niya nakukuha ang pangunahing mga leksyon sa buhay. Ngunit paano kung ang teacher at estudyante ay parehong walang tahanan o eskwelahan? Ito po ang kwentong mula sa salaysay ng isang batang lumaki, nagkahanap buhay at natuto sa lansanga. Uy! Ano ba? Parang didiskitahan mo yung mga sundalo niyan. Maliit lang ang kita niyan. Kale pa rin, no? Araw-araw, lakad sila ng lakad dyan. Bakit ba binabantay yung monumento na yan? Sus, siyempre, monumento yan ng bayani, no? Eh, yun na nga, monumento, estatwa na eh. Ba't pa binabantay yan? Bayani nga eh. Kaya nga nagpagawa ng monumento kasi namatay sila para sa bayan. Magsalita ka, parang alam na alam mo eh, no? Oy, grade 4 yata inabot ko, no? Kaya alam ko na kung hindi dahil sa mga bayani, hindi tayo naging malaya. Ha! Bayani. Naku, kanya-kanyang diskarte ng tao. Kung mahina ka, kumapit ka sa malakas. Kung mahirap ka, kumapit ka sa mayaman. Yun lang yun eh. Naku, engot talaga diba? To. Shhh! Bayani nga ang pinag-uusapan eh. Ikaw palang engot eh. Kaya nga bayani ang pinag-uusapan, bayan. Ang laki-laki nitong bayan, pinoproblema pa. Eh tao lang, di masikaso yung sarili nila eh. Halika na nga! Wala kang kwentang kausap. Ay, ano yan? Aka lang. Sabi ko tigilan mo na to. Kaya pala ganyan utak. Asa sila, Cheska? Nandun, nauna na. Iwan na naman. Dali! Ay! Naku, wala akong ibibigay sa inyo. Kulit-kulit nyo naman eh. Kanina pa kayo hingi ng hingi. Sinabi nang wala. Ba't di kayo magtrabaho? Kung ang bata-bata ko pa, nagbabanat na ako eh. Parang tama ng customer mo, pare. Tingnan mo naman itong alaga ko. Fresh na fresh. Yun lang daw eh. O yung isa ko na lang. Huwag lang ilayla di ha. Oo, akong bahala sa'yo. Yung pambato ko. All around, city service. Magkano ba yan? Tadali ang bahala. Ate Jessica, Ate Jessica! Oh, ano? Narinig na Diyos ang dasal ko! Na hindi ka kinuha? Oo! Yay! Aba, mga loko rin kayo, ano? Tantanan nyo nga ako dyan sa mga dasal-dasal nyo. Kaya hindi ka mabinyagan eh. Dumadagdagan yung kita natin, oh! Uy! Hindi! Customer! Detect na, oh! Puro harot, puro harot! Magtrabaho nga kayo! O ikaw, ha? Ikaw? Bad trip ka na naman, ha? Ha? Ay, hindi ka mabenta-benta, eh. Teka! Tira naman, oh! Kahit ano gawin mo, bilisan mo lang, ha? May isang pang customer naghihintay sa'yo. Sige, yeah, halingan mo! Lagi naman! The baby! Hi, sweetie. What's up? Dali! Ay, hindi pala nakakaintindi yung Tagalog to. Dali! She's my girl. My best girl, man. Ay, naku. Pasalamat ka. Malakas ka mag-tip. Gusto ko umaga na. Gusto ko nang uwi. Gusto ko lang magpahinga. Iba! Dear child, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ningning. 7 taong gulang ako nang maulila sa aking mga magulang. Kinupkup ako ng isang tiyahin ko kahit labag ito sa kanyang kalooban. Sa squatter lang nakatira ang mga tiyahin ko. Noong i-demolish ang bahay nila, tapatan niyang sinabi sa akin na makikitira na lang din sila sa magulang ng kanyang asawa. Sabi niya sa akin, hindi na raw ako pwede doon. Kaya sa gulang na siyam, nauwi ako sa pagiging isang batang kalye. Sa gulang na 12, ay natuto akong magbenta ng laman. At sa edad na 14, ay isa na akong veteranang child prostitute. Dito sa kalye, walang mag-aalaga sa isang bata, kundi ang sarili lang niya. Dito, masasanay ka sa dugo, masasanay ka sa sex. Sa lahat ng obligado kang matutunan at makasanayan, para maging manhid, para mabuhay. Dito rin ay makikilala mo ang iba't ibang mga katulad mo na magpapaisip sa'yo na hindi ka nag-iisa. Ay, okay!
lalaban ka sa akin, ha? Lalaban ka? Pambihira naman, Ale, oh. Ba't niyo inawat, eh? Magkapatid naman yung dalawang yun. Oo nga naman. Uy, ano ka ba? Halos nga dito. Sige na! Ay, sayang! Wala namang karapat. Ingat pala yun eh! Nihirapan tayo! Eh, manang... Uy! Kamusta yung customer mo kagabi? Nako, ako, binigyan ako ng 200 ni Kuya Raul. Buti ka pa. Ako, 50 nga lang yet. Nasequeste na naman agad ng nanay ko. Pero tignan mo, bigay sa akin ang customer ko. Uy, ano yan? O, diba? Wow! Bongga naman yan! Ako, totoo ba yan? Totoo to, no? Sabi ni Kuya Raul. At Saudi gold daw to, 1,000-1,000 ang halaga. 1,000-1,000 ang halaga? Uy, ah. Buti hindi niya inarbor. Hindi, ah. Mapapahiya siya. Regular customer ko atang nagbigay sa akin ito. Mm-hmm. At kapag tinanong niya sa akin kung nasaan, sasabihin ko nasa kanya. Ay, nako. Kung ako sa'yo, ibenta mo na lang yan. Pag nahuli tayo ng mga polis, naku, dahil sigurado ako sa'yo. Kunin lang nila yan. Tsaka yung nanay mo, baka kunin lang sa'yo yan. Pag-date niya sa mga lalaki niya, nanay mo hindi nabuhay na mo yung lalaki sa'yo. Anto! Aso! Galaga! Tama, aso! Oo nga, aso nga! Wala! To! Kambing yan eh! Tanga! Hindi! Kapahiya kayo! Kapahiya! Ano yan? Zebra! Aso! Ano yan lang kayo? Upaw kayo! Hindi yung tamihimik? Ha? Ano? Ano? Ito! Ang tawag dyan, parot! 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 Tumahimik ka dyan! Ito na naman po! O, ito! Sunod, ha! Gitara! Gitara! Gitara, ha? Ang tawag dyan, violin! Inis na inis ako sa babaeng ito, Charo. Hindi ko akalain na siya pala ay magiging malaking bahagi ng buhay ko. Ano po ito? Ito po. Ano po ito? Yan. Oh. Bumbilya? Onion. Sa Tagalog, sibuyas. Ano po ulito? Eh, di ba yung sa... A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K. Alam mo ba yun? Hindi po. Halika nga, tuturo ko sa'yo. Oh, ito ka. Pakinggan mo ako, ha? A, B, C, D. Dito po kami nakatira sa ilalim ng turay. Marami pong pamilya nakatira dito, pero sana ang pinakamaganda. May sa amin dito. Pag laki po na subdivision namin, maganda pa.
Diyan ako natutong lumangoy. Baboy at kain. Sige, alis ka. Ito ho ang subdivision namin. Tahimik ho rito at saka presko. Okay ho talaga rito. Puro siga at saka puro labas munti ang mga kapitbahay namin. Kaya siguradong protektado kami rito. Ay! Ito ho sa amin. Nagugutom ho kayo? Magsasayang ho ako. Puro instant ho ang ulam namin dito. Instant mami, instant toyo, tsaka instant sardinas. Sandali lang ho. Kukuha lang ho ang instant mami. Pihira naman ho. Mahalan mo yung former ang pulis yan. Hindi ho. Sabi na sa akin, teacher daw siya. Teacher? Sige nga, may teacher bang walang bahay? Sa pa natin palamunin yan eh. Hoy, lalamig na pagkain nyo! Halika na! Kumain naman ho kayo. Nakakahiya eh. Okay lang ho yun. Eh, kakikita lang ho naman namin eh. Ano pang trabaho nyo? Teacher, kaya lang niloko ko ng isang recruiter. Eh, nasaan na ho yung pamilya ninyo? Balik na lang kayo sa pamilya nyo? Wala na kasi kumukhang maiharap sa kanila eh, kasi hindi nga ako natuloy sa pag-abroad. Ikaw, nasa na nga pala mga magulang mo? Sila. Sabi kasi ng pulis, nagbebenta daw sila ng shabu. Dati po, kasama ko po ang tatay ko sa kulungan. Pero po, pinagbawalan po ang bata sa kulungan. Pinakalis ako ng gwardiya, kaya napunta ako sa kalye. Doon kami nagkakilala nila Kuya Lino. Tapos, ayun, naawa sa akin. Kinuha nila ako. Akala ko magkapatid kayo. Hindi ho, istoko ko yun. Galing Mindanao, nag-istoko ko sa barko, papunta rito. Yayaman daw siya rito eh, dito sa Maynila. Totoo naman po yun ah. Mga nagpapaaral doon sa mga kapatid niya doon sa Mindanao. Si Ningning? Hindi ho nagpipito yun. Pero okay ho yun. Kahit astig siya. Kapang laging gumagastos sa amin eh. Kaya nga ho nahiya ako sa kanya. Kayo, ayaw niyo nang hubang humawak na lang kayo ng bata? Ha? Ang laki ho ng kita doon. Isang bata lang po hawak niyo. Ang dami ng pera. Gusto niyo po ako? Madali lang po yun. Ihahanap niyo lang po ako ng customer. Kaysa naman ang ibang humawak sa akin, kukulangin lang ako sa bayad. Kaya ko naman po eh. Tinuturuan na nga po ako ni Ate Ningning sumayaw. Ganito lang po yun oh. Boyet, gusto mo bang maghaya sa kanila? Ayaw mo bang makapag-aral? Magkaroon ng kinabukasan? Pambihira naman pala kayo eh. Siyempre, dun rin ako mapupunta. Pambihira naman pala kayo eh. Ganito lang po yun, oh. Sige po! Ningning? Ano kaya kung magtinda tayo? Masarap akong magluto. Pwede tayong magtinda ng mga pagkain. Marami na kasi kung alam mo. Magtinda ka! Malas na magtapon sa akin. Ayaw mo? Kesa namang ganyan ang trabaho mo. Ang trabaho nyo, di ba? Mas maigi siguro kung magtitinda na lang tayo. May nanalo natin. Aling ano? Ano nga ba yun? Minerva! Aling Minerva? Kung gusto mo, ikaw na lang. Ba't mo ko pagtitindahin? Itinga lang na makita doon.
Saka hindi ako pababayanin ko yung Raul, ha? Oo nga pala. Huwag na huwag kang magpapakita doon. Seloso yun eh. Baka kala niya may bago kaming bugaw. Ay. Malis ka na dito. Doon mo na gawin yan. Nababadrip ako eh, okay? Naintindihan mo ba yun? Nababadrip ako. Malis ka na dito. Bilis! Sisip-sip na kayo dyan sa babaeng yan. Pati termosko, pinahiram nyo. Baka gusto nyo isumbong ko kayo kay Kuya Raul. Ano? Hindi nyo kukunin yon? Ha? Ano? Dinala ko kayo ng ulam, oh. Pasensya ka na, Ningning, ha? Hindi ko kasi alam na sa'yo yung termos, eh. Ah, yung pong ano, yung kariton at saka lamesa. Sa akin po yun. Pwede nyo pa pong hiramin yun. Eh, yung kusinilya din ho, akin din ho. Pwede nyo rin yung hiramin. Nagulat ako sa reaksyon ng mga kaibigan ko, Charo. Pakiramdam ko ay nakuha na ni Minerva ang kalooban nila. Gusto ko man siyang palayasin ay hindi ko magawa dahil wala akong kakampi sa desisyon ko. Okay na lang sana yon. Ang nakakairita lang ay talagang hindi niya ako tinitigilan. Palagi niyang sinasabi na maaari kaming magbago. Maaari daw kaming magpunta sa DSWD o Department of Social Welfare. Teka muna, sandali. Ikaw ang leader nila. Sa'yo sila maniniwala. Sanay na kami sa ganito. Bakit mo ba kami ginugulo? Hindi ka ba naaawa kina Boyet? Kay Agot? Magbibenta din ba sila ng laman? Kumikita kami. Kumakain kami at napapakain ka namin. Nakakabili kami ng sapatos, damit, ice cream at cotton candy. Ngayon, kung naaawa ka sa kanila, edi ampunin mo. Hindi. Dalian mo. Baka abutan tayo dito ni Kuya Raul. Magdasal ka na ako, magdadasal ka. Ikaw, hindi ka ba magdadasal? Kanina. Diyan? Labong kausap niya. Hingi ka ng tulong, kabaliktaran na ibibigay sa'yo. Kanyang pa pagkakakilala mo sa Diyos? Namatay ang nanay at tatay ko. Hingi ako ng tulong diyan. Ano ba niya sa'yo? Ito. Ginawa niya akong... ganito. Tapos paluin, aamusin. Pare ka dyan!
O kaya raw, para mas masarap, itratuhin ko raw na parang asawa. Pagkatapos kong bugbugin, lalambingin. Lambing ba yun? Kung tratuhin ka parang hayop? Okay lang yun. Kumikita naman ako eh. Bukas ibibigay ko sa'yo ang bayad mo. Tara, Boyet. Iwanan mo ako dito! Umalis ka na! Pag-sinayos ka na! Galit na galit ako kay Aling Minerva noon, Charo. Galit na galit ako dahil tama ang kanyang sinabi. At natatakot akong isiping tama dahil natatakot akong tanggaping mali ang aking ginagawa. Dahil kung mali ang aking ginagawa, ano pa ang pwede kong gawin? Tapos, hinanap nga ni Prince Charming ang may-ari ng sapatos na kristal. Niligin niya ang buong kaharian sa kahanap sa may-ari ng sapatos. Nung bandang huli, natagpuan din niya si Cinderella. Ganun na lang ang tuwa niya nang kumasya sa paa ng babae ang sapatos na kristal. Ikaw ang aking pakakasalan, sabi ni Prince Charming. Umiling si Cinderella at magalang na sumagot. Dinaramdam ko po, mahal na prinsipe. Hindi po akong maaaring magpakasal sa inyo na hindi po tayo lubos na magkakilala. Hindi niya nagpakasal si Cinderella kay Prince Charming at nalungkot ang buong kaharian. Pero hangang-hanga sila kay Cinderella sapagkat mas pinahalagahan niya ang kanyang dangal kaysa sa salapi. Mas pipiliin pa niya ang maging mahirap habang buhay kaysa ipagbili ang kanyang karangalan. Oh, yan yung bagong kwento ni Cinderella. Ano masasabi niyo? Ganda. Nagustuhan niyo ba? Ning? Happy birthday. Tayo ay may isang lahing dakila. Thank you.
gusto mo mag-aral? Grade 3 naman po, pagpasok eh. Grade 2 natapos ko nung namatay yung nanay ko. Oh! Eh, yun naman pala eh! Naka-grade 2 ka na eh! Tama na yun! Ang dami-dami yung nakagraduate, walang trabaho! Raul! Raul! May gusto pa si Agot! Ito! Kuya Raul! Ay, salamat! Mabibinyagan na rin! Si Agot, pwedeng ako na lang? Kayong dalawa pinahanap eh! Punta mo, J.J. Hotel, Mr. Barney! Sige na! Halika na ha! Naghihintay eh! Hindi, hindi pwede! Hindi! Kailangan ka sa ulo! Halika na! Saan niya napulot ang ilusyon niya? Sagot! Sige, kita tayo sa bahay, ako yan. Deva! Matigwa na ka sa benta mo ngayon, ha? Kaya! Nakita pa kita ang lumalapit sa mga bata ko. Hindi lang yan, aabutin mo! Tandaan mo yan, ha! Sino nagchuchu sa inyo, ha? Sino nagchuchu sa inyo? Wala akong pakialam. Pag nagiinuman kayo, hindi ko kayo pinapakalaman! Sino nagsumbong, ha? Sino nagsumbong sa mga bugaw? Ningning! Binantaan ka ni Kuya Raul, di ba? Di ba? Bakit hindi mo sabihin dyan sa mga estudyante mo kung anong ginawa nila sa'yo dahil sa kadaldala nila? Kayo, ha? Kayo ang nakikinabang sa kanya. Kayo ang tinuturuan niya at pinagmamalasakitan niya. Tapos kayo ang magsusumbong? Mga wala kayong kwenta, estudyante! Wala kayong kwenta, tao! Mga wala kayong kwenta, sino nagsumbong sa inyo? Sino? Sino? Huwag naman ganon. Nagagalit ako pag ganon eh. Gusto mo ba? Lagyan ko ng gripo ang lalamunan mo. Ha? Kaya huwag mo na uli gagalitin ang Kuya Raul mo, ha? Huwag mo na uli gagawin yon, ha? Kasi masama. Ako, ang bumubuhay sa'yo, ako ang tumutulong sa'yo. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ha? Paghawak kita, hawak kita! At papatayin ko ang gustong umagaw sa'yo! Pati ang titser-titseran mo! Ha? Paano ng kaligtasan nyo? Eh di dating gawi. Bahala na kami sa sarili namin. Napamahal na nga kayo sa akin eh. Kalokohan. Hindi nga namin kayo kaano-ano eh. Eh ganun yun eh. Hindi mo naman mapipigilan ng pagmamahal, di ba? Pagmamahal. Sana nga wala na akong puso eh. Para wala na akong maramdaman. Para wala na akong pakialam. Para hindi ko na kayo alalahanin at isipin. Pero may puso ako. At mahal ko kayo. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi mo ako naiintindihan. Hindi kami gagalawin ni Kuya Raul dahil kailangan na kami. Pero ikaw, papatayin ka niya. Ngayon, kung gusto mong magpakamartir at maging bayani katulad niya.
Ano, Ningning? Malulungkot ka ba kapag nawala ako? Apa! Ang galing! Sige, ngayon tatabihan natin, ha? Ito. Ayan. Limang bato ang nasa kaliwang kamay ko. Ang nasa kanan naman, lima rin. Ilang bato ang meron ako? O, ikaw? Sampo! Sampo! Alam mo, Ningning, hindi naman ako totoong naloko na isang recruiter eh. Hindi rin totoong teacher ako noon. Janitress ako sa isang eskwelahan. Ang asawa ko, pareho din lang ng customer niyo. Ang pinagkaiba lang nga, hindi niya ako binabayaran. Ako pang ang bubuhay sa kanya eh. Pero okay lang yun eh. Ang kaso sa loob ng 10 taon ng pagsasama namin, wala siyang ginawa kundi bugbugin ako araw at gabi. Wala siyang awa. Sa siyang hayo. Kung nakatakas kayo sa asawa niyo, hindi kami makakatakas sa mga bugaw. Iba sila. Papatayin nila kami. Bakit? Sa customer ba hindi delikadong buhay niyo? Kung ganun din lang, ilaban niyo na, baka maipanalo niyo pa. Maipanalo niyo ba ang buhay niyo? Palaboy-laboy din lang kayo, di ba? Pero lumaya ako. Nabawi ko ang pagkatao ko. Ang pagkatao ko na kahit kailan, hindi tinaon ng asawa ko. Kayo lang ang babawi ng pagkataon nyo. Sa inyo yan eh. Hinding-hindi sa mga bugaw. Ewan ko. Mahirap. Kaya nga andito ako eh. Tutulungan ko kayo. Sige, kapag umiyak ako, lalo akong magagalit sa'yo. Thank you.
mama. Salita ng ganyan, ha? Migili ka. Eh, totoo naman, eh. Dapat nga sumbong na natin sa mga pulis, eh. Eh, kung palikat ka naman ngayon, may magagawa ka pa ba? Yun na nga, eh. Lagi tayong walang nagagawa sa kalagayan natin. Pumibo tayo, delikado tayo. Hindi tayo kumbo, delikado pa rin tayo. Araw-araw naman, delikado buhay natin, eh. Pati dyan sa mga customer na yan, delikado pa rin tayo dyan. Ano gusto mong gawin natin? Sa umpisa, hindi namin malaman kung paano ituturo ang mga bugaw, Charo. Hindi kami makapunta sa pulis dahil meron din sa kanilang kakampi ng mga bugaw. Takot naman kami sa barangay. Sa huli ay nagpunta kami sa pari at doon namin ipinagtapat ang lahat. Pagkatapos ay sinunod ko si Aling Minerva. Nagtungo kami sa DSWD. Pinag-aral kami ng isang NGO, Charo. Magtatapos na nga ako ng high school ngayon. Sa proseso ng paghahanap namin ng katarungan para kay Ma'am, nailigtas namin ang aming mga sarili. Peke man siyang teacher, naituro niya sa amin hindi lang ang ABC, kundi ang pagpapahalaga sa aming mga sarili. At para sa akin, hindi ko man lubusang nakikilala si Jose Rizal at ang iba pa nating mga bayani. Nauunawaan ko na ngayon at naniniwala na ako na tunay ngang may mga tao na maaaring ibwis ang kanilang buhay para sa kapakanan ng nakararami. At isa ito sa pinakaimportanteng leksyon na naituro sa akin ng aking Ma'am Minerva, ang bayani na nakilala ko at nagpalaya sa aking pagkatao. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mahandugan ng parangal ang aking Ma'am Minerva. Lubos na gumagalang, Ningning. Hindi lahat ng dapat mapag-aralan ng isang bata ay sa loob lamang ng paaralan niya maaaring matutunan. Ang mga pinakamahalagang leksyon sa buhay ay nakukuha sa mas malawak na lipunan at sa mga tunay na tao na nakapaligid at nagiging bahagi ng ating buhay.